This episode is brought to you by Leo Bato and Associates, ang realtor na pato. When you were invited to join Maya, were you crossing your fingers na sana permanent, or did you think it was just more of like a side gig? Actually, akala ko side gig. Kasi ang opening sa akin noon ni Rico, kasi siya yung pumunta sa bahay ko noon eh. Birthday ko, I invited them. Kasi magkakaibigan naman kami. Yeah. Pumunta si Rico. Tapos session, niyaya niya ako mag-session. Oh, sabi ko game, kasi I had a band with my brother. Yung mga, the Jet Pangan group. Yeah. JPG. Oh, group. Jet Plane. Yes. Buo kami ng sariling grupo. Tapos, we were about to sign with... Neo. No, Alpha. Alpha kami, oo. Tapos, ni-invite ako ni Rico mag-session. Sabi ko, sige, kailan tayo mag-rehearse? May schedule na kagad, parang few days after kagad. Game ka ba? Punta ka kay Lamarck. Sabi ko, sige. Inaral ko yung mga songs. Free album. Kasi yun yung bago nila noon eh. Yung thinking yung ko, wow, exciting to. Kasi makaka-jam ko ulit si Nathan. Sa kaya nag-jam ni Nathan? Before? Sa bahay niya, 1998. Pero never on stage? Never on stage. Sa bahay niya kasi nagpa-audition kami ng drummer with yung bandmate ko ng time niyan, si Ricky Gurango. Oo. Kaya pala alam ni Ricky ang Jet Plane. Yes. Okay. Actually, may si Ricky, tawag ng tawag sa akin yun before punta si Rico na there's a big band that's gonna get you. I suggest you say yes. Sino to? I can't say. I'm not allowed to say. Puro siya ganun. Hindi ko alam na River Maya. So right. Nung si Rico... Session daw ako. Sige, game. Hindi ko iniisip na yun. So, punta ako sa kanila. Ready ako with the free songs. Wala si Nathan. Una-una. Sabi ko, saan si Nathan? Tapos, biglang, ang hirit pa sa akin, audition daw to. Ha? Anong audition? So, akala mo session, audition? Audition daw. So, auntie, di ako dito para mag-audition. Magsi-session ako. Okay. Jam kami. Wala kami tinugtog kahit isang River Maya song. As in, wala. Puro covers yun. Walang covers din. Nagsulat kayo? Si Mark. Hindi, magda-drum si Mark. Susunod yung bahista. Susunod ako. Siya nagbe-bass ng time na yun? Nung time na yun, si Dondi Santos. Okay. Erectus. Yes. So, yun lang. Buong araw, ganun lang ginawa namin. Walang expectation. Were you expecting anything? Like no. Kasi set na ako dun sa... JPG? Oh, I mean, JPG tapos na nun. Umalis na kami ng JPG nun. Pero na-enjoy ko na yung touring life. Okay. Dun sa JPG. So at this time, what were you doing? I was a writer, actually. Copywriter? No, just writer. Just a writer talaga? Script writer, ABS-CBN. ABS-CBN, okay. ASAP, Martin Late at Night, and then this... So kumbaga, binitawan mo na yung music life, parang let me go into entertainment corporate side naman. Yeah, parang pinaghalo ko siya. Kasi syempre, we were trying to make it as a band also, yung 7 Foot Junior yun eh. Okay. So... Parang, ito na, may break na rin. Biglang, jam kami. Tapos so, walang sinabi after. Okay, so back to work. Back to work. So parang. How long? A week. After a week, bigla silang tumawag ulit sa akin. Andito kami sa Hobbit House. Tara. Kami meaning si Rico at si Mark. Tara, may pinaparod kaming gitarista dito. Ayun na. Mayroon silang parang tinitingnan na gitarista. So punta ako doon. At tawag ako pagdating ko sa labas. Sinulubong nila ako. Dinala ako sa loob. Pagpasok ko, si Kakoy tumutugtog. Kakoy Legaspi. Oo. Tapos si Liza, Chitro niya nakaupo sa table. Si Chito na? Andon. So, nakilala nila ako. Ah, Liza eh. Pero kilala ko na si Liza dahil may ginawa akong project for her before eh. Tapos pinakilala nila ako. Sabi lang ni Liza sa akin nung pagka... Si Mike. Ganun lang. Ganun, tinignan ako. Tapos marap kay Rico at Mark. Okay. Tapos pinaupo ako doon sa gitna. Pag-upo ko, si Mark tsaka si Rico lumipat sa kabilang side ng table. Umupo doon. Ambush! Oo. Pag-upo, tumalikod. Iniwan ako. Sina, biglang, naramdaman mo na. Oo, kasi yun kagad opening ni Lisa. Diretso, straight to the point. The boys want you to join the group. Ganun ako. Pwede ko pa pag-isipan yan, sabi ko. Kasi may banda ako eh. Eh, sabi ko. Oh. So, yun na. Doon nagsimula yung problema ko. Yung crossroad eh, di ba? Oo, kasi syempre,
brother ko yung kasama ko dun sa kabila si Alan. Oo eh. So, tapos they were, ano, parang... Which by the way, is Alan still with True Faith? Yes, still with True Faith. So, inaano, parang sa akin nun, parang sa akin sila nakaasa. Ako yung lead singer ng banda. Oh, shoot. So, yun yung ano. Tsaka, half the songs, ako yung nagsulat. So, parang ako, hindi ko pwede iwanan to, di ba? I mean, ganda ng offer na to. Fan na fan ako ng River Maya ever since. Kahit nung Bazurak days sila. Alam mo yan. So, tayo ko pag-isipan ko. Pero, pag sinabi mong pag-isipan mo, do you talk to your wife about this? At this point, wala pa akong asawa. Okay, ikaw sa'yo. Okay. Oh, I was only 15 years old at the time. Okay. Dalo ka lang. Huwag siya maniniwala na ako. To set the record straight, no, magkaka-age kami. Okay. 16. Straight na straight. Okay, tapos? So, ang kinausap ko, syempre, yung banda ko. Oo. So, nung kinausap ko, kinento ko lang. Alam mo, maganda na pinag-uusapan natin to. Because it could be happening to young bands right now, di ba? May mga crossroads eh. Tapos, actually, dami kong kinausap, pero una, syempre, yung banda. Sumama loob ng brother ko. Yeah, to be honest, sumama yung loob niya talaga. Kasi ito na eh, may record deal na ino-offer na eh. So, pero sabi niya, ang point niya is, yung fact na kinoconsider mo, hati na yung ano mo, puso mo. So better... He's older than you, di ba? Yeah. Okay. So better join na lang. Pero masama loob niya noon? Sama loob niya, sobra. Sobrang sama ng loob. As in. Nagkaroon ba ng time na hindi kayo nag-usap? Hindi naman. Okay. Hindi naman. Pero, yun. Sobrang sama ng loob niya, hindi ko na makausap ng maayos. The rest of the band, si Maki, which is also True Faith. Yeah. And si Frank De Castro. Oh my God. Galing, drummer. No? Oo. Sila ang nagsasabi naman sa akin, dyan ka na sa River Maya. May laman yun, may laman yun. Ibig sabihin, huwag ka nang bumalik. Ganun na nga. Kung huwag gago ka. Dyan na bro. Yeah. Tapos? So, after that, lumapit ako sa parents ko. Okay. For advice. Sabi ko, eto, meron kaming record deal. Ito, established band. Ganyan, siyempre, alam naman, aware naman sila River Maya, Maya di ba? Ang sabi nila sa akin, dun ka sa River Maya. Mas sigurado ka na dyan. Parang ganun. Tapos parang gusto mo ba yung banda na yan? Oh, of course, di ba? Sino bang hindi, di ba? Yeah. So, okay. So, dun natapos yung ano ko. Pero, pakipot ako sa kanila. Kinukulit ako ni Lisa nun. Lisa Nakpil na ano, tinatanong, hindi ko pa alam eh. Oh, we have a show. Pero kung may buntot ka, gumaganan yung buntot mo. Okay. Oo, pinadala ako ng ano, lahat ng mga demo, lahat ng mga study tapes eh, no? Saka CDs. Mm-hmm. Naral ko, nag-rehearse kami for 1 week, tumugtog kami ng NU Pocket Concert sa ATC. Yun yung first gig ko. Pero hindi ako official member. Alabang Town Center. So sa first rehearsal, for that, ano, doon ko na-meet si Japs. Si Kakoy, kilala ko na kasi nakakasabay ko sa mga bars. Si Japs doon ko na-meet. So anyway, tugtog kami doon. Session ako. Hindi ko alam yung status ng dalawa. Biglang sa gitna ng set, sabi ni Rico, this is the new River Maya. Watch out, world. This episode is brought to you by Leo Bato and Associates, ang realtor na pato. Tingin ako, parang River Maya? Parang gusto kong bumaba ng stage kasi hindi pa naman ako sure eh. Alam mo yun, parang nandun pa rin at the back of my mind, syempre, kapatid ko, hindi ko maiiwan. Di ba? Tapos yun, after that... Oo nga, di ba, syempre yung mga ibang tao hindi nakakaalam na akala ba kasama ni Alan yan? Exactly. So, yun, so after that, di pa rin ako decided. May TV guesting ang River Maya sa ASAP, where I work. Di ba? Oh, Lord. So, writer ako doon. So, tinawagan ako Lisa. Ano? Sabi ko, di ko pa alam eh. Tapos a few days before that, sabi ko, sige, pagdaling ko yung gitara ko for that guesting, sasama na ako. Pag hindi, kayo na yon. Parang ganun. So pinag-isipan ko talaga, hindi na yun pakipot kasi yun na yung huling-huling ano eh. Nung morning, naalala ko, tumawag sa akin si Lisa, papasok ako sa 9 a.m. call time namin eh, as writer sa ASAP. Tinawagan ako bago umalis ng bahay. Ano na? Sabi ko, hindi ko pa sure. Ito, paalis na ako. Iisip ko nang mabuti. Parang please, it will be parang magiging sobrang saya daw ni Mark Atrico pag umuwi ako. Tapos parang sabi, basta see you there. Sentin nila ko yung gitara ko. Yun na yun. So nung dumating sila sa dressing room, nilabas ko yung gitara ko, dinala ko sa kanila. Yeah. Kinuha ni Mark,
Hindi ka natin sticker ng ano, River Mayang malaki. Ginawa mo yan. May yun. So, yung pwede lang yung, ano, alam mo yung iniinit, tapos sinalalanin. So yun, so dung spot na ng River Maya, tataka yung mga ibang artista, sila Jasha Padilla. Saan pupunta si Mike? May ID ka pa na yung ABS nun eh. Tapos magtugtog ko, grabe, tontuwa sila. Kasi they were so happy for me, no? Na nung natapos, lahat sila, congratulations, River Maya ka pala. Yan. Sila Jericho Rosales, bigla akong, halika nga dito. Eh, die hard yun eh. Pagkakakilala ko sa kanya ever since. Kasi nagpraktikum ako sa ABS, bagong artista siya eh. Tapos wala siyang ginawa ko di makinig ng River Maya. River Maya. Mm-hmm. As in, may dala yung boombox. Yep. Oo. Si Jericho, yeah. Boombox. Solid. Cassette. Paulit-ulit. Kahit saan kami mag-shooting na ano. Paulit-ulit. So, nung ano, inakbayan niya ako. Ba't di ka naman nagsasabi? River Maya ka pala. Gawa, ganun-ganun siya sa akin. Pero, yun. So, good decision until yung napapadalas na yung weekend gigs. Tapos si Mark. Yaya ng yaya kung saan-saan. Hindi ako yun. Si Rico yun. Hindi na ako makatrabaho ng maayos. So you had to choose. I had to choose eventually. Mga bandang November yata, October, November. Kasi ano yun eh, July yun eh, nung kinuha nila ako. October, November, sabi ko talaga. Inisa-isa ko muna yung mga shows, bitawan. Kasi marami yung hawak na shows eh. Last ASAP because inalagaan ako doon ni Sir Deo Endrial. Yeah. Yeah, he was really giving me all the breaks as a writer. Sabi ko, ito yung last na parang baby niya. Sabi ko, hindi ko na kaya. Mike, for the listeners and viewers, hindi ka impulsive, no? Hindi. Even sa shopping, alam mo. Ayo, alam ko yun. Experience, man. Pero nainuwi niyo yung Richie Cotton na gitara.